Hey guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back po sa ating YouTube channel. Okay, so bagong project tayo mga master. So ito yung ating bagong project na gagawin. So electrical wiring installation po yung gagawin natin dito. Okay, so bali dito guys sa loob natin. So starting na ako guys dito na pagkakasan ng ating panel. Are, so ito mga master, bali binutas ko na yung lagay ng panel natin. And then kasabay na rito yung ating entrada. So binali ko na ng tubo rito palabas. Ayan. Then ito yung loob natin, mga master. Ayan. So ito si Julius, ayan, nagpapalitada. So wala, madilim nga lang dito, wala pang ilaw. Mali mamay, salagyan na siya ng ilaw once na nakabili na yung ating kliyente. Okay? Ngayon na, starting na tayo dito ng pagkakasan ng panel. So papakita ko sa inyo mga master kung paano magkasan ng ating panel board dito. Okay? So yung ating panel board mga master, isa bali 6 branch lang po siya. Ayan. So, 6 na branch lang po yung gagawin natin. Bali, isang main, isang ilaw, isang outlet, isang aircon unit, tapos isang sarip natin. Then, meron tayong slot na isa pa para sa spare natin for the future kung ano po yung additional nilang ipapalagay. So, tatanggalin ko na yung ating cover sa ilalim para malagyan natin siya ng tubo. Ayan. So, tiklapin na natin. So 3/4 yung yabang natin para sama-sama na rin yung ating linya. So ayan, tanggalin natin ito sa isang buo. Then isa rito. Tatlong 3/4 yung ibababa natin dito. Ito yung sa main natin, sa ilaw, tsaka sa outlet natin, tsaka sa isang aircon unit. So pagsasabahin na natin sa isang PVC para konti na lang iabang natin. Okay. So dito tayo mga master. Ayan. So ito yung kakasahan natin.
So papainitan ko lang yung PVC. So dinasin ko kasi kanina yung panel natin, kuha ng ano, pagsarado yung pito, isaabutin yung panel natin. So painitan muna natin, okay. So okay na tuloy na rin. Ito naman yung papayitan natin. Ito yung pangapit. So ito mga master, so ayos na. Ano ko na siya, tatansihan na lang natin siya, and then diretso hagis na po. Okay mga master, bali nai-layout na natin dito yung ating panel. So tinansihan natin siya rito, ayan, para ano siya, pantay, then ipababa. So binatangkoy ko na siya ng tansi. So
So dapat yung ating level B yan, isa dapat pantay yung pagkaliwat ng ating panel. Okay? So ginamita ko na siya ng level. Aray. Okay, so pantay na siya. So diretso hagis na natin siya para matapos tayo. Okay mga master, bali naikabit ko na rito yung ating panel. So ito, bali 6 branch ito. Ayan, ngayon kakasako na muna rito yung mga entrada natin palabas, punta rito. Ayan, so kakabit ako na rin siya mga master ng, ano, ng service drop wire. Are. So temporary, isang magsasubmitter muna tayo rin sa kabilang bahay. So doon tayo kukuha ng power supply. So ngayon kabit muna natin. So wire pulling muna tayo. So are, bali gagamitin natin wire dito is number 6. Bali 60 ampere yung ating pinaka main circuit breaker. So line to neutral yung gagawin natin dito. So kailangan natin dito maglagay ng tagging para tayo ay So number 6 wire. So haba lang natin. So kailangan natin mag-tagging. Yeah. So wire pulling muna tayo. So dito kong susuot muna sa taas. Natin. Thank you.
Bali yung conduit na ginamit natin doon is sa 3-port. Ay gagamit tayo rito ng male adapter na 3-port din. Then yung ating na surface entrance or entrance cap ay 3-port din po yung sukat. So lalagyan ko muna siya ng Aneltex para madikit yung ating tubo ron. So para hindi kumalas yung ating male adapter. Then bubutasin natin yung cup. Tara. Then lagyan natin siya ng insulator. So babagtingan ng ating service truck. Thank you.
So ayun, bali nilagay ko na yung insulator natin. Then yung ating entrada. Ayan. So yung wire natin. So ito yung gagamitin natin wire, bali yung service strap natin. Alright, so ano lang, equal lang tayo. Bali ito yung number 6 din. So padadaanin ko muna siya ng submeter bago natin tap dito. Okay, so ibabagting ko na muna itong service strap dun sa ating ano, screw point insulator. Bali, babay-bay na natin yung wire.
washer. So bali sasabit natin doon sa linya na yon. So diretso ko ng washer, tatap dun sa kanilang ano, service entrance, so dun tayo kukuha ng supply. Thank you.
Alright mga master, bali na ikabit ko na rito yung ating ano, service drop wire. Ayan. So binagting ko siya roon sa kabilang abahay, so doon ko muna siya tinapa temporary. Then ito yung linya natin, sinabit ko rin sa ating kakawayan dito. So kakabitan ko muna siya temporary ng submeter. So isasubmeter muna natin to, kasi inaabyan pa yung papel nito eh. Okay. Bali una natin gagawin ay itatapo muna rito yung ating circuit breaker, kasi kailangan natin ng power supply. So ito mga master, itap na natin. Bali yung magiging aming circuit breaker ko rito ay 60 ampere. Okay, so 60 ampere yung kanyang rating. Are, kasi number 6 yung ginawa natin dito. So ililalagay ko muna siya rin sa ating panel. Okay, so sa pag-install ito madali lang. So ito yung ating bus bar. So plug-in type, bali iipit yung ating dalawang ano rito, yan, dung clip dito sa ating bus bar. Then itong petan ng ating breaker, so dito ito isasangat sa kalso. So dahil sa petan natin, then press lang natin, so masikip yan. Kailangan natin muna sundutin ng flat screw. Sige, yan. Ito muna yung pare. Plug in to. Ito yung masikip talaga. Kasi bago pa lang. Susumpitin mo lang yung flat screw kapag siya. Ayan, susumpitin mo lang muna ito. Tapos tulak mo lang. Yan. Tapos yan. Then next natin, yung branch circuit natin ay 15 ampere sa ilaw. Ayan, so tandaan nyo lagi 15 ampere yung standard natin pag sa ilaw natin. Yan. Dito, di mo na ito masusungkit. Same engine. Yan. Pupulak na lang. That's same na lang. Okay, so next natin ay 20 ampere para mag-outlet natin. Rating natin to. Ayan. Then next is 20 ampere ulit. Are, para na sa ating 1.5 horsepower na split type na aircon. Ayan. Yun. Bound. Next ay yung 20 ampere ulit para naman po sa ating refrigerator. Ayan, so 20 ampere ulit na kanyang rating. Then dito, napasin nyo isa, meron tayong slot for the future kung magdadagdag sila ng additional appliances. So, mag-a-add na lang sila rito na circuit breaker. Okay? Para ma-separate yung load ng ating bahay. So, i-off muna natin sa lahat. Then, terminate na tayo. Okay? So, bali dito guys, line pin neutral system. So, may tagging ako rito tape. So, ito yung magiging aligned natin. So, natandaan nyo, kapag line pin neutral connection, so lagi sa taas yung ating tap ng ating live. So hindi natin siya tatap. So unahin ko muna yung neutral sa baba natin tatap yan. Pilihin muna natin. Yeah. Then login niyo na sa terminal dito. Medyo matigas at sa isyo ginamit natin sa isyo ba yung kalakot sa isyo
Kaya pala mas malaki yan. Oo. So okay mga master, bali na ito po na rito yung ating main line. Ayan. So okay na yung mga brand circuit natin. So bali susuutan lang natin siya rito ng overseat. Ito yung nauna natin kasi lalagyan muna siya ng power supply. Then susuutan ko muna siya ng kawa dito yung mabaw. Ayan. So meron kasi tayo abang na outlet doon. So gagamitin natin dyang wire mga master sa 12 na. Royo yung bro na gagamitin natin. Okay. Outlet lang yun, 14 ang ilaw saka switch. Ayan mga master, susukatan ko muna siya kasi single lang yung wire nito. Dito na siya kakadaanin. Maaari na. Ito na muna siya rito. Okay, so bali jumper guard na tayo. So tatanggalin na lang yung ating outlet kapag ito yung papalitada na.
So tanggalin na lang natin 'to pagpapalitadaan. So diretso na lang tayo dito, terminate muna. Teka lang kasi may power supply sa loob eh. Dito ko na lang siya itatap sa 20 ampere sa taas. Sa baba na lang siguro. Ayan. Okay lang po yun. Ito ang image eh. Patanggal yung 20 ampere. Baka gumalap at siya po yung 20 ampere. Ay, hindi po sa ganun yun? Hindi, hindi yun. Okay, so tap natin dito sa 20 ampere yung outlet. Okay, so yung isang linya naman natin sa neutral. Na mga master, so bali na itapon na rin ito yung sa ating ano, ay sa ating outlet. Ayan, so hindi siya dumaan sa ilalim dahil ito sa ating breaker. So ito yung sa ano na to, sa rep na laang ating gagamitin, tapos yung isa sa aircon and then yung isa sa ilaw. Okay, nabit ko na rito yung ating ano, submeter. So yung connection nito mga master, so last time pinuro ko na sa inyo. Yung ating magiging align side, so nakatap po siya sa number 1. Yung kanyang neutral line, isa dito po sa ating number 2. So yung line side natin na 1 and 2, and then yung magiging output niya, o yung pupunta sa ating load side na isa, 3 and 4. So sa 3, isa doon nakatap yung ating neutral, and then sa 4, doon naman yung output ng ating align. Okay, so tatap po na muna rito yung ating para sa load side natin. So dadaan muna siya ng submeter mga master, simula rito sa ating service trap. So padadaan ko sa submeter and then papunta na po sa ating load side. So papunta sa ating entrada. So ginawa ko ay since na temporary lang are, so pag nakabitan na ito ng kuryente, so babaklasin ng submeter, so ililipat na yung ating service trap dun sa mismong entrada natin. Okay, so dudugtungan na lang ng nakakabit dito. Okay, so kabitan na natin habang di pa naulan. So bali unahin ko muna rito yung sa load side natin. So di ko muna itatap yung ating load side kasi naka live tapping tayo eh. So kapitan ko muna siya ng insulator, are. So para may talian tayo rito sa taas. Insulator muna kakabit ko rito. Bali ba rin ako muna siya kasi matigas yung ating kahoy.
So naikabit na natin. Bali lang yung muna natin tatap. Sulay muna itong ating may tape. Take natin, right? Ang una muna natin kinap. Ito. Open ba siya sa ating load side? Okay, nasunod natin ay yung ating neutral line naman. Doon sa ano na Gibbons service entrance sa babo ng hukum ayun o para tinalumayo nasa pusti naman ang pagkatar niya mga yan. Hindi pala yun yun sila sa hindi ka lang jajam sir kanya rin kukuha.
sa ganito ko na kumuha, ano na eh, jumper na yun. Pag hindi dumaan ang metro, pag ang metro yung nasa bahay. Pero kung ang metro yung nasa poste, eh kung sa bahay ganito lang, ayos ka lang kumuha dyan. Basta marireading ng metro. Okay, so neutral. Ayos na. Then pass mo sa rito. So lagyan ng tagging yung live natin ganito sinabi. So ito yung mga master. Okay. So ito naman yung ano natin, galing din sa ating ano, kabilang bahay. So pinapang certified guide. Okay, paso yung ako saglit. Itong top yung kumbay. Ito? O, yan. Umulan na. Okay, so dito na tayo mga master. So umulan na. So maya ako sa inyo papakita. Okay mga master, bali tinap na natin. So bigla kasing umulan kanina. So pinagpatuloy na lang natin. Yung ginawa natin mga master, so ito yung galing sa ano. Ito yung line side natin, itong dalawa. So bali dinugtungan ko na lang siya rito ng ano. Yung duplex wire na ano, mayroong insulation, ayan. So pinutol ko siya. So ito yung maging line side natin, which is yung line side natin mga master, are. So ito yan, babaybay natin. So ito. So are mga master. Bali yung live natin to, may tape siya, so nakatap siya sa 1. And then yung output niya is sa number 4. Then yung neutral niya is nakatap sa number 2. And then yung output niya is sa number 3. So ito yung magigagawin nating line side. And then ito naman yung maging load side natin, which is yung load side natin, are na. Papasok na rin sa ating bahay. So tinap po muna siya rito sa ating service entrance. Ayan. So service entrance natin, ayan. Then galing siya ng submeter. Okay, so 1 and 2 line side, 3 and 4 load side natin. So bali tatakluban ko na para ma-trial and testing na natin ito sa loob. Okay. So yun mga master, bali okay na. Natakluban ko na yung ating submeter dito. Okay, so tips lang, bali yung ating ano rito is splicing. Ayan. So dapat nakataas siya, so huwag siyang patutungin para kapag umulan, so hindi papasukin ng tubig. So once na nakatungo yung ating ano rito, splicing, so papasukin ng tubig yan. So later on, baka magkaroon tayo rito ng corrosion. So ito yung kalimitang nagiging problema ng bahay. So nagiging problema ay kung mababa yung supply and then nagkakaroon tayo rito ng blinking ng ating mga ilaw. Okay, so yun lang muna. Then pasok tayo sa loob. Yung breaker natin mga master, bali check muna tayo ng actual voltage para makita ninyo. So actual voltage muna tayo, range sa AC. Yan.
So 243 volts mga master. Okay. So tataas ko na. Then taas ko yung outlet dito kasi kailangan natin power supply. So at master. So check natin kung meron na. Okay, so 243 volts mga master. Okay, so ganun lang. Simple. Bali ganun. So yun lang muna. Ngaligan lang muna tayo. Next natin, isa dito na tayo sa loob. So mag-install na tayo rito ng mga ilaw. Tsaka ayawan ko na yung mga saksakan dito. Tsaka yung mga switch natin. So second vlog na natin. Okay, so salamat po.